with Congressman Rimpi Bongo na ayaw namin sa Candaba. I will interrupt here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, ito ang sinasabi na maaring solusyon. Ngayon, tama ka, like a good LGU executive, inaalala mo yung hanap buhay ng mga mawawalan ng hanap buhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanap buhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So we will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari nating gawin? Ngayon, may epekto yan. Sasabihin natin, ilalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim dun? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila pababayaan. Thank you. Pag nangyari yun, magre-resign na ako ng DA dahil sir, mali na yung aming... Thank you, Mr. President. Hindi na tama yung aming plano. Congresswoman Ana York na... Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, subsidence for downriver. Number two... I'm sorry? Subsidence for a sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na nga napuno na eh. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in napakalakas ng ulan doon sa taas kaya bumaba yung tubig. Yes po, but all the right. Water level was let's, not abnormally high. Instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. Number, I will go reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been gusto going po on? Gusto nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang ha, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slow protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. Oh, it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you. First, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Eh, swamp na nga eh.
dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. All right.